Hello guys! Welcome back to my channel. I'm your teacher, Neil. But this time, hindi muna tayo teacher. It's because we are students here in Boracay. So, in this video, we're going to show you our 5 days vacation here in Boracay! So, in this 5 days vacation in Boracay, so we celebrate our anniversary with my partner, Paul, and of course, my birthday, no? Last December 24. So, dito namin sinelebrate, and ang dami naming activities na ginawa, no? On our first day, nagising kami ng maaga, nag-walking-walking kami, and grabe, because, not to be honest, this is my first time ako. First time ko, but si Paul hindi. Dahil madami siyang, ilang beses na siyang pumunta dito. But for me, this is my first time to have a travel vlog. Yan, travel vlog na tayo ngayon. Hindi na tayo dance tutorial. So, wala muna yung dance tutorial. So, ipapakita namin sa inyo yung mga ginawa namin on our first day na nag-travel kami papunta dito. So, may mga times na medyo nagkaroon ng mga problems sa travel, but again, we are thankful na nakarating kami dito ng safe. And on the second day, ano ginawa natin? Madami kaming plans na puntahan. So, ang ginawa namin, dahil December 24, yung pang second day namin, nag-focus muna kami, so, nag-rest muna kami para sa kinagabihan, dahil isa-celebrate na namin yung ang aking birthday. So, yun, naghanap kami ng pwede namin puntahan. So, papakita namin sa video kung saan kami nag-dinner with my baby. And after that, dami pang nangyari, no? Naglalakad kami, ang dami namin nakita, OMG! So, ngayon lang ako nakakita. Akala ko na sa TV ko lang napapunod yung mga talagang very liberated. Hindi naman liberated. Yung mga tao dito ay very confident, no? When they are walking. Kasi pag probinsyano ka kasi, di ba, medyo may intimidation ka, may insecurities ka, medyo mahihiyain ka. Pero, I realize, no, when they are walking in front of me, wow! So, sana ma-adapt namin yun, no? Ma-adapt ko yun. So, ang daming realization, actually, hindi lang siya vacation, no, it boosts our confidence, and it changed our perception in life. Yeah, motivational na tayo, guys. Welcome back to my channel. And on our third day, ano bang ginawa natin ng third day? I think, nag-island hoppings kami. Hoppings? Island hoppings, yeah. So, sad to say, yes. Island hopping. Yun, yung ginawa namin. Nag-helmet diving kami. Nag-snorkeling ako, papakita namin yan sa video. So, yan, no? Pwede, madaming indicator na mga water activities here in Boracay dahil nga parang reopening siya na after the pandemic. Parang this season or for this month, no, starting from November, medyo lumuwag na siya unlike before na talagang grabe. Sobrang higpit nila. But again, magkaiba daw kasi this is my first time. Si Paul, sinasabi niya na talagang ang laki ng pinagbago, no? Lalong-lalo na pag night life, no? Yung paggabi na. So, hindi na siya katulad noon daw na talagang wild na wild. Pero I think, maganda rin siya ngayon kasi ano ba ang pinuntahan o pinupuntahan pag kayo ba ay nag-vacation, diba? I think for me, para ma-relax, no? Matanggal yung mga problema, ma-relieve, I mean, and of course,
no? Take a rest, no? Take a break para naman, no? Ma-enjoy yung life. Hindi pwedeng laging nightlife. So, nakaka-stress din yun. Nakakapagod. So, pumunta tayo dito para makarelax, ma-enjoy yung ating vacation, yung holidays natin na tawag natin. And then on our fourth day, on our third day, hindi kumpleto yung island hoppings namin. Kasi nga, medyo yung panahon nagbabago dahil katatapos lang ng Bagyong Odette here in the Philippines. So, pero may mga low pressure air, low pressure area. So, ngayon medyo malakas ang hangin. Kaya, iniiwasan namin na pumalaon. Pero, natuloy yung gusto naming puntahan. Anong beach ngayon, Beth? Yun! Puka Beach. Ganda ng pangalan niya. Puka kayong lahat. So, in Puka Beach, iba din yung ano niya. Iba din yung peg ng environment doon. Napakaganda. Grabe. May mga ganung lugar pala dito sa Boracay. So, once na pupuntahan nyo yan, guys, so mag-enjoy kayo doon sa atmosphere, no? Sa ganda ng Puka Island. Actually, parang mas maganda siya sa Boracay. Boracay pa rin naman siya. But again, doon kasi ang linis at parang pwede nga siyang pang ano, yung skate. Ano yun? Gano'n sa dagat. Kasi malalakas ang alon. Parang open sea. I don't know. And, pero nakapunta kami doon through land. No? Hindi kami nagbangka. Hindi kami tumawid ng dagat. Dahil malakas ang yung alon. Pero, we decided talaga na mapuntahan yun. Kasi sayang yung vacation kung hindi mo pupuntahan ang yung Puka Island. So, kasama siya sa aming itinerary. Puka Beach. Yan. Ang ganda talaga doon, guys. Grabe. Sheldon. Paalala ko tuloy. Ang ganda. And then, after that, nag-travel kami, kumain kami sa mga ganito. Alam niyo yun, guys. But, eh, syempre, hindi naman malaki yung budget. Tama lang. Tama lang na makakain. Unlike sa talagang mayayaman na talagang pag nakita mo sila dito, sobrang ikinis, makikita mo talaga sa kanilang aura. Talagang, skincare. Halos gusto ko nang tanongin kung ano yung secret nila. But again, tinry namin kumain, pakipagsampayan sa mga mayayaman. So, kahit na hindi naman kami mayaman. But, you know, guys, magandang experience dahil, yun nga, no, magbabago yung pananaw niyo sa buhay. Parang ang dami niyong marirealize in when you are doing something nakakaiba, no? Tapos, yung mga first time na ginagawa nila, tapos gagawin mo. So, iba din yung pakiramdam. Parang, ano siya, isang achievement. Yan. Pag kumain ka na, anong lasa na to? Yung gano'n. Tapos, ganito pala yung lasa. Kaya pala siguro gusto nila dito. Kasi hindi lang yung place yung pinupuntahan. No? Actually, for me, the food, the people, yan. The accommodation, no? Yung bait ng mga tao, no? And of course, the beautiful different places here in Boracay. No? So yun, maganda. Hindi lang yung normal na pupunta ka sa isang island dahil maganda yung sand, yung beach, yung sunset, yung sunrise. But, masasarap ang mga pagkain. So, ikukwento namin sa inyo, guys, yung mga ipapakita namin sa inyo yung mga experience namin na kumain sa mga medyo may kamahalan. Nagugulat nga ako. Grabe. Parang hindi mo sasayangin yung every single bite. Kasi nga, mahal. But again, worth it kasi nga
alam niyo yun, na parang pag natikman mo siya, parang mayaman ka na rin. Parang mayaman ka na rin as well, parang nataas ang standard. Ganon ang feeling. But it depende kung paano nyo titingnan yung pagkain, paano nyo ano yung mga mararamdaman nyo once na nakaapak kayo sa Boracay, sa hotel, tikman yung mga pagkain, yung mga juices, yung mga wine, yung mga cocktail. Madami. Ang dami dito na pwedeng pagkunan ng saya, no, ng ligaya, at alam niyo yun, ng lesson. Madami kaming na-realize na dapat pala, no, kung gusto mo talaga ng peace of mind, no, and then so, gusto mo ng magandang buhay talaga, mag-focus ka sa health. Sa health, kaya health is wealth talaga, naniniwala ako. And of course, on our 5 days vacation here in Boracay, hindi naman kami masyadong friendly dito. Hindi, wala kaming nakilalang mga kaibigan, new friend. Kasi nga, parang, I don't know, kasi parang matatari sila. Unlike sa mga waiter, ganyan, waitress. Pero yung pag sinabi mong yung makikita mo sa beach, tapos nakikipagkaibigan sa'yo, parang hindi. Impossible siya. Depende, siguro kung you are friendly, tapos pag mag-walk-walk ka, pwede mong, hello, hi friend, welcome back to my channel. So hindi naman ganun, nakakaya din. Kasi nga, grabe ang mga foreigner dito. At yung mga Filipino, at ito nga pala guys, kaya pala, here, no, in dito sa aming vacation, 5 days vacation, madaming tao. Why? It's because madami palang close na mga tourist spot here in the Philippines. Sa Bohol, sarado sila, wala silang pwede mapuntahan doon. Then, sa Cebu, sa Surigao. So, yon kasi nga na daanan sila ng konting event. So, yung Boracay medyo hindi na nagkaroon ng damage. Kaya, open siya. So, halos nung pumunta kami dito, mga Bisaya, mga tourist. So, ganon ang nangyari. Ano pa pwede kong ikwento? Madami. Hindi ko pa nakakwento yung pag-treat sa akin. So, pang fourth day ko siya na ginawa o pinagawa. Actually, parang dapat nga, no, na first day ko siya. Kasi maganda pala siya. Kasi nahirapan akong mag-ayos-ayos every morning. Tapos, aalis kami. Lower ko pa siya. Ang dami-dami pang pag-inagawa para lang makalabas. Pero gusto natin, pag tayo ay lalabas dito, lalo ng dito, medyo lesson tayo tingnan. Okay, tayo maliit tayo tingnan. So, ganun. Pero after the pa-braid, or braiding, hindi na siya hassle ayusin kasi nga naka-fix na siya. Madali na lang siya ayusin. So, ganun ang nangyari dito. Then, every night, so dito lang kami sa hotel pag every night. Kasi pag after walking on along the beach, no, sightseeing, ganyan, halap ka ng mga ombre, hindi ombre, yung mga, alam niyo, yung mga pwedeng makita, yung mga bago, kasi nag-change talaga ng aura yung mga hotel paggabi. Kasi kung sa umaga, syempre walang mga lights, tamang beaches, then mga masasarap na food. Paggabi, yun na, labanan na ng mga lights. Yan, magandahan na sila. So, iba din ang environment paggabi. Iba din. And of course, I just want to commend all the LGUs here, o yung mga policemen natin dito. Very strict sila dito. No? Talaga implemented yung kanilang tinatawag na safety protocol. No? So, talagang paglalabas ka dito, it's required to wear your mask. And pag once na nahuli ka nila, no, without mask,
understood yon or automatically yon na you need to ano parang ano ka anong tawag nito ah anong tawag ko titikitan ka holding ka no, may experience kami kanina no after naming maligo na ano namin hindi namin napansin na wala kaming mask tapos harap-harapan na yung pulis sa amin yun ang magaling si Paul ang ginawa niya umikot siya kumanin siya so tulog siya ano mag-vlog dito yan so ano pa ba ang pwede kong ikwento sa inyo kasi ang dami eh meron pa kami the island hoppings namin no nag-drop by kami sa isang island yun ito maganda rin yung experience niya pero hindi kami masyado kami expect dun sa aming pupuntahan dahil kala namin mapupuntahan namin talaga yung iba't ibang beautiful islands here in Boracay yun nga lang nagkaroon ng problem dahil medyo hindi maganda yung panahon kaya yung mga target places namin ay hindi talaga napuntahan nagkaroon lang mga alternative venue syempre kasi nga bayad na so siguro ginawa nila para hindi sayang. So ituloy pa rin pero parang more on na lang. Parang inikot lang kami sa dagat. Hilo-hilo lang kami. Nahilo-hilo lang. But again, that's okay. If that's part, ganun talaga. Hindi natin masabi kasi yung panahon. Pero nakaka-enjoy din. Naglakad kami doon. Para siyang isang sitio dito. So tatawid ka sa isang island. Tapos yun. Nag-walking kami doon. Kasi ano yun eh, lunch time na siya para makakain kami kasi package yun. Then, nag-walk po kami. Tapos parang ano lang, ordinary barangay. Doon talaga may maliliit na tindahan, may mga bata. So, at ang ganda sa mga bata dito guys, no? Parang na-train sila na every time na makakakita ng turista, ang mga magic words nila ay, hello po, hello po, hello po, ganon. So, ang galing. Kahit hindi mo sila kinakausap, kahit nadaanan lang ka nila, daanan mo lang sila. Tapos, hello po, hello po. Parang future ano sila. Tourist guide. Car. Hindi naman. So, talagang ano lang, mababait yung mga tao dito. Then, after that, kumain kami doon. May buffet doon, may buffet. Ay, may nakilala kami doon. So, may nakilala kami doon mag-partner. So, mabait sila. So, they are came from ano Rizal ng airplanes papunta dito kami kasi nag by sea no by land by sea hanggang kumit sila ticket sila so soon yun din ang target namin no connecting flight yun ang experience yun so nakilala namin sila sa island hoppings no pero nung una hindi kami nagpapansinan nung nag-walking na kami doon na kami nagkaroon ng time para at least no makilala sila ng konti. So mag-partner sila, magpapait sila. Then, in the afternoon, after lunch, nag-proceed kami sa tawag dito, diving. Helmet diving, yun magandang experience din, grabe. That is my first time na talagang mag-walk on below the sea level. Yeah. No? Kaso hindi lang maraming hindi lang namin nakita yung maraming isda pero mga isda hindi lang siya nakita sa video no? So makikita niya dyan na lumubog no? Medyo ano nga din una meron silang tinatawag na briefing no? Nakakatakot sila mag-briefing kasi nga parang alam mo yun na tinatakot ka nila pero once na nag-start na na-experience mo na okay pala sarap pala medyo ano lang sila, sumusunod sila sa mga safety ano, protocols. Parang, alam niyo yun, tinatakot ka nila. Pag-drop mo daw sa ilalim ng tubig, sakit na yung tenga mo. Parang pag maraming signal, sign, para syempre hindi ka makakapagsalita sa ilalim ng tubig. So mag-uusap lang kayo, mag-communicate lang kayo to the divers through hand signals. So different yan sa uluhin mo, pero mabilisan lang. Mga ganyan, ito ang back, ito ang front, ito ang up, ito ang di okay, problem. Pag okay, ganyan. Marami. So, nakaka-pressure. Pero, pag nandun na, makakalimutan mo lahat yon. Sayang. Kasi,
maganda ang makikita nyo sa ilalim ng dagat. Then, after that, yun, medyo hindi sa amin, hindi para sa amin yung para sailing. Actually, naka-part siya sa aming itinerary na para sailing. Yun nga lang, on the fourth day, yun kasi schedule namin, hindi siya tuloy dahil malakas ang hangin. No? So, malakas until now. Pang fifth day, so, akala namin makakahabol kasi target talaga namin siya ma-experience. So, hindi pa rin. Dahil ang sinusunod nila ay mga coast guard. Talagang ano nila sila doon. Hindi nila pwedeng hindi sundin dahil sila ay magmumulta. So, yun ang maganda din. No? Very strict sila doon. Walang matigas ang ulo. Bawal ang matigas ang ulo dito. Mababait lahat dito. Sumusunod. Hindi sila after sa kita. Hindi. So, after sila sa safety ng mga turista. So, yun naman yung maganda sa mga businesses dito. Establishment na nagpapawater activities. And then, yun, siguro dahil gusto ni God na bumalik kami dito. So, yun, ano, para siguro next time, no, when we are going to travel again here in Boracay, so sana na-experience na namin yung parasailing. Maganda kasi siya talaga no, sa area. Nga lang, pag malakas talaga ito, nakakatakot din. And then, sa mga foods, so dito sa hotel na kinuha namin, maganda dahil yung mga breakfast. So, siguro yun lang muna for this time. Kasi, ipapakita na lang namin yung video kung ano yung mga ginagawa namin everyday. So, kanina, on our last hour here in Boracay, so, pumili kami ng mga pasalubong dahil yun naman talaga din ang importante, meron ka at least pabit-bit no, na mga souvenir para maalala mo yung magandang memory ng Boracay. So, that's it, guys. So, again, thank you for watching no, for my first travel vlog here in Boracay. I hope you enjoy it. And hindi na ako makapagbigay ng tip kasi ibang vlog yun. Kay Paul yun. So, our content here is just to share my experience. Thank you for watching, guys. See you soon. Bye!